Ang pagiging public school teacher ang isa talaga sa mga ultimate na answered prayer sa buhay ko na nangyari sa akin. Kasi I've been praying for this for so long. 15 years yung tinagal ko sa private school na yearly pare-pareho na lang yung routine. Alam ko na yung susunod na gagawin. Alam ko na yung susunod na mangyayari sa akin next year nung nandun ako sa private school. Kasi pare-pareho lang talaga yung ginagawa. But thankful ako kasi yung mga experiences ko na yun nagamit ko dito nung nain ako sa public school. Kasi nagkaroon nga ako ng problema sa aking birth certificate. Matagal kong inayos yun. Kasi syempre kailangan kumuha ng license sa PRC bago ko makapagturo dito. And thankful ako sa Panginoon kasi yung mga prayers ko na yun ay dininig niya. At isang take ko lang sa PRC licensure exam for teacher ay pumasa agad ako kahit walang review, ilang buwan lang yung paghahanda, halos 2 to 3 months lang yung paghahanda. Pinakita pa rin sa akin ng Panginoon ang kanyang kahabagan na tunay na kahit anong sitwasyon mo sa buhay, kahit anong sitwasyon mo sa isang bagay, kung taus-puso mo itong hinihingi sa kanya, ibibigay niya ito. Kaya nung nandito na ako sa public school, hindi ko sinayang yung lahat ng mga pagkakataon na ibinigay sa akin dito. Halos lahat na patrabaho sa akin, ibinigay ko ng 100% yung sarili ko dahil naniniwala ako na ito ay kailangang ingatan, biyaya ng Panginoon na kailangan kong pagsumikapan pa. Dahil nakita ko rin yung mga iba't ibang opportunities na maaaring ibigay sa akin dito, nagsumika pa ako, pinagaling ko pa yung sarili ko. Kaya naman, naririto ako sa posisyon na kung anong meron ako, na in 5 years, I got promoted as Master Teacher 1, na talaga namang isa rin sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan sa ganitong sitwasyon. Talaga namang binigay niya sa akin yung mga prayers na matagal ko nang hinihingi at patuloy kong hinihingi sa Kanya. At naniniwala ako na God is really watching and God is really listening to us. Kaya sa mga teacher dyan, aspiring teacher din na matagal nang gustong mag-item, mahupo tayong susuko, laban lang natin sa panalangin araw-araw.